Mahigit 6 na buwan mula nang simula ng quarantine, bigo pa rin daw ang gobyerno na makontrol ang pagkalat ng COVID-19 sa Pilipinas. Ayon po yan kay dating Health Secretary Manuel Dayrit. Sinisikap naman daw ng gobyerno na pagbutihin ang COVID response at kabilang dyan ang mas pinalawak na testing. Nakatutok si JP Soriano. 2003, nang tumama sa China, Hong Kong at iba't ibang panig ng mundo ang SARS o Severe Acute Respiratory Syndrome na ikinamatay ng mahigit 800 tao. Si Dr. Manuel Dayrit ang health secretary noon na siya ring naging SARS czar. Sa Pilipinas, 2 ang namatay sa SARS bago napigilan ang community transmission. Ngayon, dahil umaabot na sa 3,000 hanggang 4,000 ang mga kaso ng COVID-19 kada araw, sabi ng dating kalihim ng DOH, tumataas pa rin ang trend nito. We're trying to control it, but we're not able to control it, and that's why it's an upward curve. It could be far worse. But certainly, if your benchmarks are countries like Thailand or Vietnam, you know, we're not doing as well as them. Kinikilala at pinasasalamatan naman ng National Action Plan Against COVID-19 ang mga obserbasyon ni Dr. Dayrit. Pero hindi lang naman daw Pilipinas ang may ganitong problema. Pipigitin po talaga natin na makontrol ang mga kaso. At ang ating action plan ay sa tingin natin ay nagwo-work na siya sa pamamagitan ng mga iba't ibang intervensyon na ginagawa natin ngayon. Pero kailangan pa nating paigtingin pa ng todo ang ating response. At magagawa lang natin to kung tulong-tulong tayo. Ayon kay Dizon, para mapababa pa ang mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, pinalalawak pa ang testing. Bago raw matapos ang buwan, nasa 3 milyon na ang nasuri para sa COVID. Gagamit na rin daw ng antigen test kung saan sa loob ng 15 minutes ay pwede nang makita ang resulta. Dalagdagan din daw ang mga isolation facility sa NCR. Ang mungkahi naman ngayon, Senator Kiko Pangilinan, palitan si Health Secretary Francisco Duque III at ang mga opisyal na nakapaligid sa kanya. Sabi ni Pangilinan, pwedeng pumalit sina PGH Director Gap Legaspi at dating Health Secretaries Manuel Dayrit at Esperanza Cabral. Wala pang tugon si Duque at ang DOH. Pero mismong si Pangulong Duterte na ang nagsabi na kumpiyansa siya kay Duque at hindi niya ito tatanggalin sa pwesto. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras.